Eh bueno, ngayon, eto, kaya yan, mga hinanakit nila, yung, kaya ngayon, tuwan-tuwa yan, di ba? Gutom na gutom. To abuso na naman yan. Alam nga naman nag-abuso sila nun, di sila mag-abuso ngayon. Abay, katarantaduhan na yan, di ba? Kalokohan na yan, kwento na yan. Ano yan, magsasakripisyo? Ano yan, magpapakabayani sila? Ha? Sa loob ng mahabang pa. Ang naawa ko dun sa mga nagsipag-rally, araw-araw nag-rally, mga kaibigan, eh natatandaan ko eh. Kasi nga ako, kilalang kilala ng mga loyalista eh. Yung mga nagra-rally ha, yung mga nagtatago. Ito pa isang kwento, inunawala si Marcos, yung si yung dating katumbas eh, pre-secretary, minister ng kwano, ng information, si Greg Sendanya. Namatay na yun eh. Oh, mga kaibigan. Yung si Greg Sendanya, nung nawala na si Marcos, kinukwento sa akin ni nasirang kwan, Joe Sahagun, yung dating naging station manager sa Radyo ng Bayan, sa government station. Kinukwento niya sa akin, akalain mo niya, pinuntahan namin si Greg Sendanya. May mga kasama raw siya. Kasi boss nila dati yun eh. Nung pinuntahan nila sa bahay, ang sabi raw sa kanila, hanggang dito ba naman sinusundan niyo ako? Paano? Natatakot. Mga kaibigan, ayaw nila lahat madamay nun. O, tapos ngayon eh, kung mga makatahol eh, Marcos eh, mga kaibigan. Sipin mo yan, ha? Eh, ito pa nga si Greg Sendanya, natatandaan ko convention ng KBL dyan sa Manila Hotel. Ha? Eh, kung siya nga ang parang pre-secretary, katumbas nung pwestong yun, di pagkatapos nung event ay in-interview ng mga media, nandun ako eh. May ID pa nga ako hanggang ngayon eh. Na-save ko pa yung ID na yun eh. Na-post ko pa sa Facebook yun eh. Akala naman ng mga gago, KBL daw ako, gago. ID yon sa mga magko-cover doon sa event. Hindi man ako politiko, ba't ako magiging KBL? O ngayon, madalit sabi, nagtanong ako eh, kung sino ang makakalaban ni Marcos sa snap election na kwan? Sabi ni Sendanya, pinagtawanan ako eh. Batang-bata ako noon, no? Sabi ni Greg Sendanya, meron ba, Anya? May kalaban ba, Anya? Nagtawanan pa yung mga medyang sip-sip noon. Pero nung nagbago administrasyon, yun ding mga media na dating sip-sip kay Marcos, na nga yun, na nahimik yun. Kunyari, kori sila. Lalo na yung silang Jonathan de la Cruz. Saan ba nagsipagtago yan? Nakita nyo bang napasama sa rally yan? Hindi. Sino nanguna sa rally ng mga loyalist noon? Yung napatay si Piskal Pilisardo Lota. Ano yun eh? Provincial Piskal ng Batangas. Very influential yun nung panahon ni Marcos. Mga kaibigan. At nung Cory administration, nag-resign yun. Alam ko eh kasi malapit sa akin yun. Naging napakabait nun sa akin. Mabait, napakabait sa akin nun. Wala siyang ibang naging kaibigan sa nasa media kung hindi ako. Bagamat marami siyang kilala, mga kaibigan, kundi ako. Ha? At yun ay nagpapasama pa sa akin. Maliban na nung nabaril yun eh. Oh, mga kaibigan, nabaril yun eh dyan sa tapat ng Manila Hilton. Oh, eh, dapat magkikita-kita kami nung gabing yun, nung hapon na mabaril siya. Kakain kami, magkakasama diyan sa Barrio Fiesta. Mga kaibigan. Nauna na kami ni Kauding Bartolome. Sabi niya, mauna na kayo doon sa Barrio Fiesta. At doon tayo kakain dahil birthday ngayon ni Jerry Bautista, si Colonel Jerry Bautista. Yun yung kinukwento ko sa inyong naubos ang pera dahil sa kararali, kasasama sa loyalist. Kapo Pondoy, nasaan niya makakabalik si Marcos?
At maibabalik yung nagasta niya, yung ginagasta niyang pera. Oh, eh, wala, yung mga kilalang tao noon na mga marami sa mga matataas na opisyal, nawala lahat yan eh. Nagsipagtago yan sa takot nila na baka sila ay masequester o maimbestigahan. Mga kaibigan, kaya nanahimik silang lahat. Oh, hanggang sa nagkaroon na yung iba riyan ng koneksyon sa administrasyon, hindi ba? Yung mga napupwesto, nagiging kakilala nila. Meron nga dyan yung isang naging namatay na may-ari dati ng istasyong pinanggalingan natin. Kinuwento niya sa akin eh. Oh, eh, pinagmamalaki niya, kapatid niya si Marcos eh. Yo, sabihin ko na sa inyo pangalan, si Ambassador Kabangon Chua. Oh, yan po, mga yung may-ari ng DWIC, namatay na yun, di ba? Oh, yan, kilalang kilala yan, very, ano yan, kuhan yan, kilalang-kilalang personality yan nung Marcos administration. Bakit? Eh, ang lalaki ng kontrata eh, sa gobyerno eh. Ang kasama niya lagi, yung kapatid ni Marcos, si Dr. Pacifico Marcos. O, kinuwento sa akin ni Ambassador Kabangon Chua, sabi niya, noon anyang naupo si Cory, yan ang kasama ko, si Johnny Dayang. Ah, nagpunta kami kay Cory. Eh, yung pala, galit sa akin si Cory. Kaya lumaya sila, hindi sila pinansin ni Cory. Mga kaibigan, pinuntahan nila sa bahay, doon sa Times. Oh, hindi sila pinansin. Oh, sino nahanap na padrino? Sa pamamagitan ni Johnny Dayang, si Cardinal Sin. Oh, kaya nakakuha na naman, nakapag-circulate na naman si Ambassador Kabangon Chua. Bumili ng isang istasyon, ha? Eh, ito nga yung naging DWIC, dating istasyon niya ng DCRH eh. Ha? Sa DCRH ang may-ari niyan eh. O, binili nitong si Kabangon Chua. Unang istasyon niya, nandyan pa sa Quezon City. Ha? Mga kaibigan. So, yan po. Ha? Nagsipagtago lahat yan. Mga kaibigan, hindi mo makikita ni sumilip sa 365, hindi makasilip yung mga yan eh. Oh, ang mga nandoon eh, yung mga pinalaya sa gobyerno ni Cory, si Juan Ponce Enrile, mga kaibigan. Oh, yun, araw-araw, laman ng kwanyo ng 365 sa Intercon. Kasi Jean Pinlano yung kudeta labang kay Marcos eh. Sa 365. Oh, mga kaibigan, kwento ko lang sa inyo. Kaya ito si Danny Cruz, bata, nanggaling din ito sa Marcos administration. Eh, bata pa siya noon. Wala naman akong masasabi sa taong ito dahil mabait na tao naman ito eh. Si Danny Cruz, wala namang issue laban dyan eh. Katunayan ito, ina-appoint na ambassador ito, tumanggi. Ang ginawa niya, nagpabalik siya bilang labor attaché sa Tokyo. Sipin mo, may ambassador post ka na eh. Tumanggi siya. Gusto niya maitalaga siyang muli sa mas mababang pwesto bilang labor attaché sa Tokyo. Eh bagay, kasi masarap ang buhay sa Tokyo eh. Di ba? Yung mga naitatalaga dyan eh. Oh. Eh, wala pa yan nung araw. Yan, sinaparungaw na yan. Ah, wala yan nung araw. Itong sila Danny Cruz ang mga nauna bago pa yon. Eh, namatay na rin yun si Boy Parungaw. Oh, eh nga, kilala ko yan sina, yung mga nandiyan dyan sa embassy na nag-retire na rin. Oh, kilala tayo yan, mga kaibigan. Eh, yun nga ho. Eh, siya ngayon ang uupong Tesla. Ba, eh, kailangan malaman ng publiko kung ano nangyayari dyan. Ha? Kasi naupo din dyan yung isang Marcos loyalist na si Roger Paywan. Namatay na yun, ha? Dating assemblyman yun na sektoral nung panahon ni Marcos at kasama nilang tumakbo yun sa Hawaii, mga kaibigan.
dahil ship ki Imelda yun eh, si Roger Paywan na wala ring kwenta, ayun namatay. Ha? Itinalaga yun sa TESDA, katakot-takot din ang nangyaring anomalya sa kanyang panahon. Ewan natin kung ano mangyayari sa panahon nitong si Attorney Danilo Danny Cruz. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na